Hello. So, pwedeng maging additional concern nyo is yung pagtutulo ng aircon once nakabit na. Kailangan ko siyang palitan or kailangan ko itapon yung tubig once a day. And may nagsabi naman sa akin na lagyan ko na lang daw ng tubo pababa. Pero mas okay na exercise na rin siguro. So again, my name is Chess and welcome to my blog. So this is for additional concerns about the Astron aircon. So ito pala yung mga common questions regarding the Astron aircon na nagagawa ko from two of my videos. So heads up, I'm not an aircon expert, pero feel free to comment lang if may correction or addition kayo sa mga sagot sa FAQs. So key difference between inverter and non-inverter. English to. The key difference between an inverter and a non-inverter aircon is that an inverter aircon can regulate the speed of its compressor motor. In comparison, non-inverter motors only run at full speed or stop. So the motor runs at full speed but turns off once the room temperature drops to the desired level. So in Tagalog, nagre-regulate yung inverter versus yung non-inverter dire-diretso lang. Tapos yung inverter grade naman is yung coolant or yung refrigerant ng aircon. So pagkabitin natin. So yung Astron na 0.6 horsepower, currently yung pinakamura sa Shopee / Lazada, is inverter grade pero non-inverter motor kasi may sticker na malaki na nakalagay sa aircon pag bagong bili na non-inverter. So, pero yung coolant niya daw is inverter grade. Gets? Again, sa mga may gustong dumagdag, feel free to comment, lalo na sa mga expert dyan sa aircon. So, yung mga questions that I get. So, ano daw ang size ng apartment ko? So, naka-studio room ako or studio apartment. Estimated around 20 square meters. So far naman, in 5 minutes, napapalamig niya noon yung aircon. Or napapalamig naman niya yung bahay. I just use electric pad para umikot yung lamig. Ano daw yung size ng aircon, length, width, and height? I recommend you check yung specifications sa Lazada or sa Shopee. May ano yun eh. Kalikutin mo lang, nakalagay doon yung dimensions para accurate na rin. And then, I have some questions about installation. Marami naman sa FB, hanap lang po kayo. And if you engage a vendor to install yung aircon, pag pumunta sila sa bahay nyo, may singil na yan ha, around 300, 350, para mabigyan ka ng estimate, ng quotation, magkano yung installation. And then, yung estimate kuryente price per hour na nakalagay sa Lazada / Shopee. So, sa 0.6 horsepower, it was 2.48 pesos. So, to get like the most, i-times mo na siya sa 24 hours times 30 days. So, ang estimate na monthly bill is, for the aircon alone ha, is 1,785.50. So, that's almost 1.8 na agad. Aircon pa lang yun. So, you have to take into consideration your other appliances. Na-explain ko na yan sa other video ko that my bill was around 2.5, and okay lang kasi I have
PC, work computer, na bukas 9 hours for 5 days. Or 9 hours per day for 5 days a week. Tapos may nagtanong magkano daw yung kuryente ko bago ako nagka-aircon. Siguro nung nasa Taguig ako, walang aircon, may ref, may washing machine, pero lagi din ako wala sa bahay noon. That was around 2019, 2018. My bill averages 500. 500 to 600 pesos monthly. Eh, ganun talaga pag may aircon. So, eh, nagka-may PC pa ako. So, tama lang yung 2.5 na estimate. Yun. Hindi naman, ano, hindi naman siya nalalayo sa personal na estimate ko. And lastly, sa mga naghahanap ng mga bonggang features sa aircon na to regarding swing, regarding noise control, regarding remote control or whatever, I think those are the features na available sa mas mahal na models. Then again, feel free to comment if nakahanap kayo nung may swing na paganon or swing na paganon. Tapos yung super duper quiet na may libreng remote control. Yung digital na aircon, tas pinakamura. Feel free to let me know kung may mas mura pa so far ngayon nung sa Astron. So, sana may napulot kayo sa video na to. So, thank you for watching. Sa ulitin.